before we do the big reveal, make sure to write these down. Mag-recap muna tayo from items overpacker to latecomer. 10. The overpacker. 9. The social media bragger. 8. The slow shopper. 7. The cheapskate. 6. The picky eater. 5. The overtalker. 4. The borrower. 3. The complain and collect. 2. The latecomer or the lazy bum. And at number 1, ang nanguna ang pinaka annoying traveler is the selfish traveler. 1 ang pinaka. So what if it's your first time in Paris and you're excited to go see the Eiffel Tower? May, saan mo gusto pumunta? Hindi ko na kailangan ng mapa. Been there, done that. In fact, galing na ako dito kahapon. Memorize ko na yan. At alam ko kung ano ang ipaprioritize at hindi. The selfish traveler has been there and so she has other plans for the day. And you have no choice but to follow her. No! Ang una natin pupuntahan, canteen. Sige, follow the lead. So, ano rin kumain? Let's go, continue. Yung selfish traveler, may sariling agenda sa isang lugar. Ito yung tipong may sariling itinerary na hindi pwedeng mabali. Uy, guys! Alam ko, nandun tayo sa indoor pool! Huwag dun! Kakagaling ko lang dun. Pangit dun! Huwag dun! Based sa experience niya, hindi maganda yung experience niya or whatever. It'll be like, huwag na, sayang yung time, ito, ganyan. Pwede, hindi na tayo sa outdoor pool. Ayaw mo sa indoor, eh. Dito outdoor. What about our skin? Masyado na-expose sa sun. Pag dyan tayo nagbabad, sumunod kayo sa akin, pumunta tayo sa wave pool, okay? But for me, I feel like kailangan ko pa rin siya ma-experience. Kasi just because you didn't like it doesn't mean I won't like it, diba? Guys, listen up, okay? I-discuss ko sa inyo ngayon yung itinerary natin habang bumabiyahe tayo, okay? Guys, listen yo! Day 1, mamaya 5:30 a.m. We have, guys, good news! We have free breakfast! Gusto nila lahat ng gagawin ay itinerary, sabihin nila. Hindi na tinatanong ano ba yung gusto mo. Ano yung siya? Because, wait, teka lang, tao rin ako. Hindi naman ako, shadow lang. Nagtatravel tayo together. So, tanongin mo rin ako kung ano yung gusto ko. Why does she do it? Is the selfish traveler even conscious that she's the bossy, been there, done that travel Nazi? Probably not. Guys! Ito na! Naku, please! Please, oh, hawakan nyo. Gumawa na ako ng itinerary natin para sa ating trip. Oh, akin ako, just share. Tayo, naku! Ito yung pinakagusto kong, ito yung part na gusto ko. Unconsciously, I think they assume that because they like it, other people will like it. Pupunta tayong Jurassic Park. Naku! Ito na rin ang gusto ko, yung lunchtime. Guys, ha? Talagang... Yes? Bakit ang aga natin? 1 o'clock talaga. Come on, guys. The earlier, the better. Dapat yung unahan na natin yung pagsikat ng araw. Larga na talaga tayo para marami tayong magawa. Come on, guys. We're having a nice day. Unconscious sila. Naswapang sila sa mga gusto nilang gawin talaga. Kasi ang traveling, especially with the body, ano yun eh, experience niyan together. Diba? So, kung isa lang, iniisip mo lang sarili mo, hindi niya na siya experience. Experience niya lang. Tapos ikaw, shadow ka lang. So, hindi siya masayang kasama. Guys, sandali nga! Ang dami niyang complain! Ako naman ang magbabayad lahat! Okay, tara, sama na tayo. So, what advice can you give to the selfish traveler? Alam niyo kung saan masaya? Tara dun tayo sa Jurassic Park! Kula, hindi pa ba kayo sawa sa mga mukha ninyo? Huwag na doon! Grabe. Nakakatakot doon eh! Ate Mia, maganda doon! Alam niyo ba kung saan mas okay pumunta? Kantin na lang. Yun, kakain tayo, magre-refreshment, doon na lang! At least hindi tayo masyadong ihitim! Hindi ka na! Ate, maganda talaga doon mag-enjoy! Mas maganda sa kantin! Basta't ako sundan ninyo, ako sundan ninyo! Di tayo sa kantin! Okay lang na pagbigyan ka sa mga gusto mong puntahan, pero pagbigyan mo din ng ibang tao. Give and take lang naman yun, siyempre, di ba? Kung ikaw, sabik ka makapunta sa mga gusto mong puntahan, sabik din yung mga kasama mo. So, give and take. Sa totoo lang, traveling can either bond or break relationships. Kasi, ang travel,
24 hours mo kasama yung taong to. So kung hindi kayo magkasundo, talagang mag-aaway kayo. So kung yung isa cowboy, yung isa travel snob, ay siguradong mag-aaway kayo.